Hindi natin tanongin magkano presyo na ito, pero bilang kaibigan, malupit to. Yo, what's up mga tropa teeds? Bago na tayo mag-intro, syempre huwag natin kakalimutan mag-subscribe, like, and share. At kung bago ka palang dito sa aking channel, mag-subscribe na kayo at click nyo ang notification bell para updated kayo sa aking mga ilalabas na bagong video. At di namin alam kung kailan at saan pa ang punta ng aming mga tropa, kung saan yung mga lot visit pa, kung saan may mga basta marami. At abangan nyo, may mga pa-gift bird din tayong gagawin, mga legit na ibon talaga. Abangan nyo lang mga guys. So eto na, intro na para hindi na kayo ma-inip. Excited na ako pumunta sa Super Mario Loft at papakita ko kung bakit ako makakapunta doon at kung sino ang tao ang tutulong sa akin. Let's go, mag-ayos muna ako. Ito si Kuya Francis, tinatawag na Kuya Antet. Sa hindi lang, ba't ako makakapunta sa Super Mario Loft? Magandang araw sa inyo mga kalapatids. Ito na yung unang pagkakataon na sana pumanana ang aking bagong kakilala. Yun. At sana mga kalapatids, ano, tangkalikin ninyo anumang ibong ma-produce niya. Galing sa akin yan. At saka galing kay Super Mario. Salamat po. Sukat na tayo. Bababa ka na muna. Let's go. Sama ko nga yung kumpare, maglo-look visit din tayo dyan. Pare, dito na kami. Pre. All the way na. Sukat na kami, pare. Kami. Pre, papunta na kami dyan. Grabe, panggulat si Kuya Francis pa. Last panggulat. Last panggulat kaya. Panggulat pa. Oo. Grabe. Gulat ako sa loob. Tayo sa taas. Grabe manggulat si Kuya Francis. Kailangan ubusin ko muna yung yosi ko kaya. Grabe. Papunta po lang kami kay ano, kay Mario, Super Mario Loft. Bangan nyo, ang gulat tayo. Ito, tignan natin ang mga alaga. Kaya nga ko yan, gaganda eh. Wala, hindi pa to Super Mario Loft. Salo pa lang ito ni Kuya Francis. Grabe mo. Ay, namatay na to. Hitler. Ikot pa tayo. Gaganda, man. So, dito na mga Hitler, oh. Imported. May YB. May YB, pre. PYB din. Sa taas kayo rin po dyan. Sa taas rin po. Gaganda. Ha? Ang mga Hitler yan. Grabe nga. Gaganda. Solid. Sito na tayo sa iba.
Ano na ang makarera niya? Ayan yung grisel na nasabi. Ayan yung mga ano, pangarera. Anim na lang. Ayan yung puti na yan. Pero dito tayo pipili. Nakatawin black check. Oo. Yan ay iuwi natin. Baka ako. Hindi ko alam ang sing-sing niya na. Pero dito tayo sa black check. Maganda na ito. Ngayon kung grisel, pwede na rin pares kong isa doon. Tipler yun na? Hindi, puro pangkarara ni Manugang yun. Mga tipler nandun lang. Saan na tayo lang mara yun? Grabe. Eh kaya Francis pala ito ah. Kasi kailangan yung box. Nakakayo mo man sabihin nun. Oh, nakahanda na agad kayo. Ah, kaya ano, kay Kuya Francis pa lang to guys, panoorin mo. Eh, paano kung hindi kayo ready? Oo nga. Pasit na tayo itong kaya ano, Super Mario Lock. Let's go. Ah, sige, sige, sige. Ito, para ako, ano ah. Ito, 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 ito. Ito yung online, para hindi mo naman. Ayan, picture ko. Grabe. Ayan. Kaya yun? Ito, nung start ko nung 2014 at 15. Katbalogan Samar. Piniser. Grabe. Tapos, ito yung online ko na nanggaling din sa tropa. Red check. Yeah, red check. Pacific Ocean Series. 2015 siya. Ito ang unang-unang achieve. Finisher. Finisher? Yan. Tapos. Ito si Super Mario. 2017. Ayan. Third overall ako, TRPC. TRPC? Ito, ang napanalo ko ito, Color, Survivor Winner, Third Clacker, third overall ako dyan. Yan tinatawag na White Greaser Tournier. 11 feathers ko ito. White Greaser. Tapos, nag-back to back ako, Nord. 2017 din. Oh, ito yung nakita ko ito kay ano, Ate Seiya. Ito yung kilay team. Yeah. Sabi mo pag umuwi may ano, kasamang lalaki. Oh, may iba ang naging kasawa. Kaya kay Love Queen. Ganun din ako rito kung anong nangyari nung una. Third overall din. Survivor winner din ako. Fourth overall naman ako sa OB. Gusto nung ano eh. YB OB to eh. Third overall, YB. Fourth overall. All bird. Yan. Sabi nyo, iba talaga yung killer ko. Nakita ko ito kayo, TC. Ano man, super set winner na NTFL. Ito, third overall champion. Yan. Red Carlo. Fabri. Ang lolo nito, yung nag 2014 na finisher. Yan. Ayan yung mga ano ko. Yung mga ano na. Certificate. Ah, MPFL. Ayan. Dito siya, dito sa Super Set Winner. Complete clocking. Ito yung trophy ko. Iba, nasira ni. PRPC at MPFL. Puro third overall. May sinasabi mo pre, diba? Super set. Ayan. Laking. Grabe. Nope. Laking. Tapos mamaya yung mga artist na.
paganda ka mo. Ito, ito, ito. Sabi mo siya, pray mo. Ito na para malaman ang dalawin ng ibig. Ito naman. Mistral, Armstrong. Nakakalang ano yung halaga eh. Ito yung De Bruxelles. Oh. Papakita ko siya, Peds, para maniwala ka. Euro, ayan o. Euro. Ayan ang mga ring number. Tapos, ito yung pangalan mismo ng Etienne de Bruxelles. Ngayon, napaanak ko siya. Ang ginawa ko, binalik sa ano? Sa Lambry. Anak niya. Ayan. Kaya isang pamilya ginagamit ko. Ito naman. De Bruxelles din yan. Ikaw ay isa. De Bruxelles din yan. Ito yung De Bruxelles din. Ayan. Tapos, anak din niya yan. Isang pamilya lang talaga. Ayan. Isang pamilya ginagamit ko. Ito yung magulang nung ano ko. Ang nag-champion ko nung pagkiklaro na ano, red carpet. Tapos ito, anak ko. Anak niya rin. Bali silang dalawa, magtsahe. Oo. Okay lang. Ito rin, De Bruxelles din to. De Bruxelles din to. Ayan. Belgium. Ito naman yung na na-raffle bird ko noong 2017. Sa bio-research. Ay, yung bio-research? Ito, ito, o. Oh. Ito, pre. Hanggang ngayon, buhay na buhay pa, yan. Sa bio-research. 2017, yan. Kwento mo yung mga anak. Yung mga anak nito. Ayan, mga anak, yan. Ang kapares niya rin, anak niya na rin. Ah, anak niya na rin. Nag-give birth ko sa bio-research. Hoven line. Ano mga kapatid sa inyo, ang ibon ni Super Mario. Yan. Nakapagpanak na ako ng isang clutch. Ngayon na sinukso ko, Superset APR. Ito rin na, ito rin niya ng Ruben Line, galing Bio Research. Yan. Ano, Bio Research o galing yung ibon ni Super Mario? Bio Research. Yan. Sa pababa yung mga ano, sir, yung mga iba pong ibon nyo. Mga proven na po. Proven na? Breeders nyo. Breeders, ito. Ayun yun. Ito, De Bruxelles, Armstrong. Para magkaroon na maraming ano, buyers. Ayan. Tapos, ito, De Bruxelles, Mistral. Mistral naman siya. Ayan. Yan yung halaga ng 150. Ito. Ito siya. Mismo si Etienne de Bruxelles ang kausap namin dito. Long distance siya. Long distance. Ayan, sa mga gusto magpasuksok ng anak dyan, dito lang kayo kay Super Mario. Ayan. Mga kukuha na. Dito na. Tapos, eto pa yung isa. De Bruxelles din. Ang halaga naman ito is nasa 50K. 50K, pero sulit na ho kayo sa ibon niya. Ayan o, nakikita naman sa itsura. 50K. Okay naman na nagiging ano na niya, nagiging anak. Bakit mo, Sinsin? Ito, kasama ko rito si Danilo Dan Jokno. Kami ang kumuha nito. Andrew, blosok mo, Sinsin. Nung hawa yeah. Ng blue bars. Para pakita mo yung Sinsin. Sinsin daw. Ayan. Yeah. Eh, dumi lang eh. Oo. Oh. Okay lang. At least, pinakita talaga. Oo. Oh. Okay, itingin din, okay, Proxel yan. Ano to, Kaya marin nagpapa... Pwede yung nagpapasok-sok mo ba kayo ng ring, ganyan, inakay? Oo! Oh. Pwede! O sa mga kalapatid siya na gustong mag-abil ng ibon kay Super Mario, pwede. Team nyo lang mo kami.
Pwede rin pasuksok, kama busok. Mm. Sabi ko busok, pwede rin pasuksok. Sakto na pala diretso muna. Wala lang kasi yung ano ko rito eh. Sana ano, tulungan nyo na rin si paring Mario. Kasi puputok na yan kasi nasa vlog na yan. Pare, parang niya kasi tingnan na. Sige, nasa vlog si Pinan. Ito naman. Ito naman yung magulang. Magulang nung nag-third overall ko ng 2018 MPFL. Ang line nito, crack 52, Red Carlo. Yan. Ito ang magulang. At ang anak nito, nakakuha ni Richard Paul Alcoreza, president ng club MPFL. So, ang naging anak nung nakuha sa akin ni Sir Paul Alcoreza is nag-second overall sa PHA. PHA. Hindi MacArthur, PHA lang. Sa PHA mismo, second overall. Kaya anong masabi mo sa mga gustong kumuha ng ibon mo? Anong masabi mo? Garantisado ba talaga ang ibon? Sa mga kukuha ng ibon, ay nakakailangan, nasa sure ball ang pagkukuhanan. Yeah. Yun, pagkukuhanan. At number one, line ng ibon na talagang patunay na sa bio research at patunay na talagang ang ibon is nagtapos sa kung ano-ano club. Madaling kumuha ng ibon, kahit saan pwedeng kumuha. Ngayon, ang diskarte lang sa pagkuha ng ibon, kahit kumuha ka ng mamahaling ibon, kung ang sistema eh hindi ugma sa ibon, walang mararating. Kaya tinatawag na kanya-kanyang sistema yan. Kung ang sistema mo tugma sa ibon, uuwian at uuwian ka. Kaya, ano bang mapapayo sa mga newbie na kagaya namin na kung paano mag-umpisa sa pag-alaga ng ibon? Sa mga newbie, ang start dyan, kukuha kayo ng ibon na may linyada at may nilipad talaga. Mismo, dun sa naglipad na tao, dun kayo kukuha. Kasi, wag namang may magagalit. Kasi ang ibon, madaling sabihin niyan, ganto narating, ganto narating. Pag kukuha kayo ng ibon, ang hanapin nyo kaagad, yung certificate, achievement. Ayun, mga kapatid, sila nyo na. Para malaman nyo na talagang nilipad si ibon. At nagtapos si ibon. Okay. Ganun lang, kasimple yan. Kasi madaling sabihin niyan, eto ibon ko, nagtapos ng ganun-ganun. Hanapin nyo ang ano, certification niya. Okay. Kung talagang naka-uwi ibon. Madaling sabihin lang. Kada taon, may bagong rasyon, kahit nagbabakasyon. Kada taon, nung nakawanong mula ni sa amin na papanahon. Kada taon, nung maangat kahit hindi tumalon. Kada bagong taon, kada taon, lamon, hindi yung nagkataon. Dapat ramdam nyo na hanggang ngayon, maririnig mo pa rin sa lahat ng istasyon. Hanggang ngayon, sa mga telebisyon, maraming imbitasyon. Hanggang ngayon, walang makaawat kasi walang limitasyon. Hanggang ngayon, kasama sa henerasyon, hindi na mabubura. Salamat nga kayo. Ito, no? Okay naman yung ginawa niya. Yan kuya, may nagpapatanong. Kaya mula kaya no, kay Elvin Jorigelio. Ito. Ito may nag-comment sa kanya. Aray, ito na! Pakitanong po, kailan pinakamainam mag-feathering ng ibon at supplement during race? Feathering? Feathering? Paglugod. Ang feathering dyan, kapag ka hiniwalay mo na sa magulang, wala, halimbawa, one pair sila. Iyan mo muna, sanayin mo muna sa loob. Mga one week, sanayin mo. Ngayon, kung kayo magpe-feathering, maggupit ka ng pakpak,
mula sa tulo, tatlong pakpak lang siya. Gupitan mo ng 2 inches. 2 inches lang kabilaan. Pagkagupit mo na 2 inches, 10 days. Bunutan mo na. Doon sa 10 days na yon, kinakailangan, medyo nakaano sila sa viewing. Naka-viewing na sila. Ngayon, kung ikaw magpapalabas ng kalapate, hindi naman lilipad yon. Magtatanong-tanong-tanong lang sila. Ngayon, pagdating ng sinasabi mo pagpapeda ng kinakailangan sa loob ng 10 days, magbunot ka na. Ang bubunuti mo is yung nasa loob. Hindi yung sa bukana. Nasa loob. Parang ganito lang yan. Ito yung nasa loob. Ito yung nasa bukana. Ito ang unahin mo. Nasa loob. Ikatatlo. Pagkabunot nun, 1 week, pagka naging kumalahati na sa ginupit mo, bunutin mo na ikalawa. Ang huling bubunuti dyan, yung huling pakpak. Yun. Ganun lang sila. Ito, si Manes. Ito. Yeah, ito. Paano ba pinakamagandang pagkondisyon sa ibon? Tsaka paano mag-apply ng maayos na gamit ang mga supplements? Sa pagkondisyon ng ibon, kinakailangan, kung sa breeder, bago ikaw ay magpapalabas ng egg, ang gagawin lang dyan is pupurgahin mo ang isang pares. Pupurgahin mo sila. Ngayon, pagkapurga, bibigyan mo na sila ng supplement na tinatawag na pwede mong ibigay sa kanila is B12 or B22. Pwede rin. Pero pangkaraniwang ginagamit na sa ano, bibili ka ng B22 powder, B23 red mineral or pink mineral. Ibabayad mo sa patuka. Ngayon, wag na wag mo silang hindi bibigyan ng electrolytes. Number one, sa kalapati ang electrolytes. At pag magpapainakay ka na, number one din is probiotic. Ganun lang kasimple yan. Tapos, pagdating sa pag ikay magkukondisyon ng plier mo, yung tinatawag na apple cider. 5-in-1 na tinatawag. Bind sa patuka yun. Yung 5-in-1, picotrin, P22 powder, pink mineral, malunggay, at PQ. Paghahaluhulin mo yan. Yan, bind sa patuka. Once a day lang yon na binibigay. Tapos, pagdating sa ano, kinakailangan, mayroon kayong tinatawag na molasses. Yan, pang ano rin ng energy sa supplier. Kapag magpapaloplay naman kayo, ang Stelja, loplay. 1 to 1.5 or 2 hours, kailangan lumipad si ibon. Kapag kailangan nyo na papasukin si ibon, gato ang gawin ninyo. Ang tubigan nila is tanggalin nyo ang laman, kumuha kayo ng isang dakot na asin. Ilagay nyo sa tubig. Ilagay nyo ng asin, isang dakot. Sabi siya silang uminom na may asin. Ganun lang kasimple ang pagpapakondisyon. Ngayon, kinakailangan, gagamit din kayo ng mga herbal. Herbal, katulad ng malunggay, oregano, tsaka yung tinatawag na meron pa akong hinahalo sa ibon ko na turmeric.
turmeric na luyon dilaw ba kung tawagin, powder. Yan. Gano'n lang ang, ano, basta importante, kailangan lang meron kayong apple cider. At, number one, kailangan magkakaroon din kayo ng antibacteria. Hindi po pwede na walang antibacteria. Sa loob ng 1 week yan, kailangan makakatkin sila ng pang antibacteria. Yan lang. Okay na, malino na. Salamat, boss. Ano, video? Ang galing mo yan, bro. Maraming salamat kay Kuya Francis. Hindi dahil sa kanya. Hindi kami makakapunta kay ano, Super Mario Lo. Kaya, maraming salamat kaya. Yo, what's up mga tropa peeps? Andito na at nakauwi na rin tayo mula sa Taguig dito sa aming bahay. So para niya kay yun, gusto ko lang magpasalamat kila Kuya Francis, kumpare kay Billy, sa Super Mario Love. At maraming pasalamat din pala kay Ate Zaya. Follow niyo siya dito. Siya yung naging dahilan kung bakit nagkita si Kuya Francis at si Kuya Mario. Yun yung siya yung dahilan talaga. Tapos hanggang nagkaroon kami ng contact ni Kuya Mario, pag video call sila ni Kuya Francis, yun, hanggang sana pa love visit kami. So yun, sana abangan nyo pa yung mga susunod kong vlog. Di ko alam kung saan pa kami mag-love visit. Napakadaming tropa pala ni Kuya Francis na di ko inaasahan pagdating sa pag-iibon. Yun, sana tangkiligin nyo palagi yung mga video na ginagawa namin. At yun, let's go. Bye-bye! Unboxing tayo mula kay ano, kay Sir Mario Pagkalinawan. Solid to. Wow! Napaka-solid na lang yung ibon ano. Hindi natin tanong magkano presyo na ito, pero bilang kaibigan, nalutot to. Yan na, Crack 52 Cross Johnson. Digit to mga idol. Alimin muna natin, napan natin magandang pares to. Ito nga pala si ano, pangalan na ito si Barrow. Kasi iram lang namin.